Everyone, welcome back to my channel. So, kung mapapansin nyo, halos 3 weeks na akong hindi nakakapag-upload ng video. Ayun, galing ako sa matinding breakout. So, hindi ko talaga alam kung ano yung dahilan, kung yung papalit-palit ka ba ng skincare, yung makeup ba, yung puyat, Netflix, may nakain ba ako na hindi pwede sa akin. Mag-insert ako ng picture throughout the video para malaman nyo kung paano dumami yung aking acne. So, nung una, halos parang 2 tuldok na pimples lang siya. No, nakita nyo yun sa last video ko na halos 2 tuldok ng pimples lang siya. Tapos, after 3 days, nasundan siya ng mga mangilan-ngilan na nagkaroon na rin ako ng pimples dito. Sa noo, meron na rin ako sa noo. No. Alam mo yun, hindi ka acne prone skin. Tapos parang bigla kang magbe-breakout ng ganun. Bali, first time kong mag-breakout ng ganito. Ayan. First time kong mag-breakout ng ganyan karami. Tapos nasundan pa siya ng red spot dito banda sa pores ko. Nagkakaroon na siya ng texture, nagkaka-bumps na siya. Tapos meron na rin siyang nana. Tapos nagtutubig siya. Sabi nga nila rashes daw. Tapos ayun, parang kada umaga, pagising ko may bago na akong tigyawa. Tapos hindi yun nagsistop. Every morning, tinutubuan ako ng pimples. Lalo tinubuan ako ng bumps dito. Tapos magaling na yung pimples ko nandito, yung breakout ko. Ang sumunod naman nun is yung red spot dito sa pores ko. Tapos kada gising ko na umaga, every single day, tinutubuan ako ng pimples. Hindi na siya ganong kita. Tapos ayun, dito na ako tinutubuan sa may bigote. At saka dito sa chin area ko, ewan ko kayo, para siyang whiteheads. Kapag naghihilamos ako, nararamdaman ko talaga yung mga bumps. As in, hanggang dito. So, ayun. So, sobrang desperado kong gumaling agad ko ano yung mga tinry kong products. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo kasi yun, di ba? Huwag na yung basta-basta magta-try ng products kasi lalo nang namalala. So, ang ginawa ko, in-stop ko muna lahat ng skincare routine ko. Hindi ko muna siya ginamit kasi nga baka yun yung cost. In-stop ko siya as in lahat. Ang ginagamit ko na lang ngayon is facial cleanser, toner, at saka moisturizer. Yun na lang yung ginagamit ko kasi nga baka natatakot na ako parang traumatic. At saka na natatakot na ako gumamit ulit ng mga skincare. Pero hindi ka masabi sa skincare. Pwede rin sa makeup din tong galing itong breakout na to. Kita niyo. Ganyan ako pagising ng umaga. Antibacterial soap lang yung ginagamit ko. Tapos cleanser, moisturizer, toner. Yun na lang yung skincare routine ko ngayon, sa ngayon. Tapos ayun, hinayaan ko na lang mag-heal ng kusa yung pimples ko. So, inobserbahan ko siya ng 2 weeks. So, wala akong makeup as in hanggang kilay at lip tint lang talaga. 2 weeks yun, inobserbahan ko siya kung ma-heal ba siya ng over-the-counter na products lang. So, ngayon, ito. Kumukunti naman na siya, pero ayun. Ngayon is Tuesday, so bali Thursday pupunta ako ng derma para ipacheck na talaga kung ano ba talaga to. Hindi ko rin kasi alam, para siyang whiteheads na pimple, rashes, allergy. Naman ko rin kung ano talaga itong mga to para marastahan din ako ng lumot. Talagang bangumot itong tigawat. Grabe, yung mga naka-line up ko na na video, hindi ko na siya na-feel. Na-upload na video. Wala pa akong na-upload na video ngayong taon. So, bali ito yung ginagawa ko. Ito yung aking first video for this year. Lesson learned na to sa akin. Hindi ko na talaga aabusihin yung skin ko. Pahingahin ko rin yung face ko sa makeup. And hindi na ako magsiswitch ng skincare. Once na nahanap mo na yung product na hiyang ka, magsistick na ako doon. Tayo basta-basta magtatry ng skincare tsaka magsiswitch. Kasi yun nga, no makeup video for now. Pero gagawa pa rin naman ako ng mga video. Ipapahinga ko muna yung skin ko sa makeup. At saka ayun, ayoko na mo i-sacrifice yung skin ko para makapag-upload lang ng video. Hindi mo makagawa lang ng makeup tutorial. So ayun, sana maintindihan nyo kung bakit hindi ako nakapag-upload. And ayun lang, siguro i-update ko na lang kayo. And then, sana mapublish ko yung video na to ng Friday. So ayun, may upload na rin ako sa wakas. Hindi na ako magpupuyat. Yun yung isa sa mga ginagawa ko. Before 11, dapat tulog na ako. Tapos inom ako na inom ng tubig. Kasi yun yung sabi nila, yung ginagamit kong panghilamos is maligamgam na tubig lang talaga.
So, yun lang. Thank you so much sa panood. Kung hindi lang ako yung mayroong ganito, so please share your acne story kung nagkaroon na rin kayo ng skin problems, skin breakout. Alam niyo yan, mahilig akong magbasa ng mga comments. So, ayun. Gusto ko lang makita. Wala, sobrang gustong-gusto ko lang magbasa ng mga comments. Sana magigits niyo kung bakit hindi ako nakakapag-upload. So, ayun. Thank you. Okay. So, nagpatingin na ako kahapon and akala ko rashes allergy. Hindi pala yun. Kung ano-ano pong mga products yung mga ginamit ko. Yun pala, whiteheads. Isa pa rin siyang uri ng acne pero nasa... Teka lang! Isa pa rin siyang type ng acne pero nasa mild stage siya. Acne come... Lalagay ko na lang dito. Nakalimutan ko na. Comedigons ata. Dead cells and sebum or yung oil na natrap sa face mo. So, usually yung causes daw nun, pwedeng hormonal. And, yun nga, tinanong niya kung okay ba daw yung period ko, kung regular ba daw. Sabi ko, okay naman. Pwede rin siyang namumana. So, fun fact, kung hindi niyo pa alam, nasa side ng papa namin maray tigyawatin. Pwede rin sa skincare or may pinahid daw ako. Baka daw nag-scrub ako, ganyan. Pwede rin makeup yung cause nun. Pwede yun yung mga naging causes kaya ako nagkaroon ng ganito. Ang nirecommend niya sa akin na gamitin ko is itong Cetaphil, which is nirecommend din sa akin ni Georgia. Tapos paras din ang sinabi ng dermatologist na isang beses lang daw akong maghilamos, which is yung skincare ko is gabi lang. So, gabi lang ako maghilamos. So itong salamin na ito is pinadala sa akin ni Georgia. Ayan, thank you so much. Nagbibenta siya ng mga salamin. And, ang alam ko, super affordable lang nito. And guys, sobrang ganda ng quality niya. Hindi siya yung chunky quality. Lagay ko na lang yung link ng kanyang Shopee account and yung Instagram account niya sa description box. Na gamitin kong pang facial cleanse is yung Cetaphil, which is ginagamit ko na nitong mga nakaraang araw. Teranex. Kung pwede daw, pwede naman ako mag-ship dito. Ayun nga lang, medyo may hapdi sensation siya sa mukha. Pero, ayun, masasanay din naman daw yung face ko. Ito yung glycolic acid na bar soap. Lang siya yan. Ganyan. Yun, sunblock. Maganda daw itong gamitin pang daytime lang. 20 minutes bago siya ma-absorb. So, kailangan 20 minutes na kalagay ka na bago ka lumabas. Para, ayun, mas effective siya. Epido. It contains 0.1% adapalene and 2.5% of benzoyl peroxide. Anti-acne gel. Ayan, Galderma. Ito naman, ginagamit ko lang siya every night. And then sabi niya, yung whiteheads daw, hindi siya agad-agad nagagamot. Umabot daw siya ng 2 to 4 weeks bago makita yung resulta. So, babalik ako doon after 3 weeks. Makita niya kung may pagbabago ba o okay ba yung mga ginagamit kong nirecommend niya yung nireseta. Bawal daw akong mag-scrub. Once na ginagamit ko na itong Epiduo, bawal daw akong mainitan. Tapos tinanong ko din kung pwede pa ba akong mag-makeup. Sabi nila, pwede pa naman daw, pero mga hypoallergenic na makeup. Allergenic. Pag nagilamos ako, pat dry lang. Huwag yung talagang kuskos kasi may irritate yung skin mo. Nakatayin ako sa hamster. Kung meron din kayong ganito, mas maganda na magpatingin na lang kayo sa dermatologist, at least alam nila yung irereseta sa inyong gamot, ano yung ipiprescribe, at saka kung ano yung igagamot sa inyo. Yan lang. Bye!